We all know that nursing is a service profession. We also need an income in order for us to survive. At isa sa mga dahilan kung bakit tayo naghahanap ng trabaho ay para kumita. Pero ang mahiwagang tanong ng mga nursing students and aspiring nurses ay, magkano nga ba talaga ang sahod ng nurse dito sa Pilipinas? Oo, alam ko guys, maraming gustong mag-abroad na nagtitake ng nursing ngayon. Pero alam din nating lahat na kailangan muna nating mag-work dito at magka-experience bilang nurse bago nyo maabot yon. And kung kayo mismo sa sarili nyo na mag-a-apply kayo abroad na wala pa kayong nursing experience, paano kayo magiging confident na mag-serve sa other nationalities, sa other patients na hindi Pinoy, kung hindi man lang kayo nakaranas kung paano maging nurse dito sa bansa natin? In this video, I'll be sharing my previous jobs while I'm still on the nursing practice and kung magkano yung mga naging sahod ko. Hi guys, this is your nurse Reese Diaz again. So for today's video, para sa mga nurse subscribers ko naman yung content, ito na nga yung timeline natin. Year 2011, nag-graduate ako ng BSN and in the same year, nag-review for board exam. Unfortunately, by God's grace, nakapasa rin naman and naging registered nurse din. Then, 2013 ako nag-start talaga na mag-practice as a nurse. Gagawin ko na lang ng separate vlog yung gap nung graduation and RN starting year ko hanggang dun sa nursing practice year ko, kung anong nangyari sa akin dun sa years na yon. Bakit 2013 na ako nag-start na mag-work as a nurse? So yun nga, 2013 nag-start ako sa isang secondary hospital dito sa local provincial hospital namin dito sa town namin as a staff nurse. Pero nag-training muna ako for a month. So free yun, walang bayad. Nung time kasi namin, sobrang dami namin graduate na nursing students. Maraming naging RNs. Dami talagang hospitals na tumatanggap sila ng volunteer. Ako ayoko talaga mag-volunteer. So sabi ko, kung mag-volunteer ako na walang kasiguruhan o walang assurance na ma-hired ako o ma-absorb ako as staff nurse, ayoko. And ito nga, dito sa secondary hospital na to, nag-training lang ako or free service lang for a month. Then after that, naging staff nurse na. How much yung naging sahod ko doon? Naging sahod ko, hindi ko makalimutan yon kasi first ever, 291 per day per 8-hour shift. Pagka kinumpute natin siya sa isang cut-off, ang isang cut-off, di ba, 15:30, so 15 days. More or less, meron kang mga 2 to 3 days na day off per cut-off. Parang papatak siya na 3-4 something to 3-7. Ganun yung naging range ng sahod ko per cut-off. May mga 12-hour shift kami, may mga OT. Pero yung mga OTs kasi hindi bayad. Yung 12 hours, bayad yun. Pero very minimal lang din. Though may benefits naman, may SSS, may pag-ibig, may PhilHealth. So nag-serve lang ako dun sa hospital na yun for a year. Then after that, year 2014, nag-apply na ako sa St. Luke's 4 Postgraduate Nurse Training Program sa BGC branch. Parang inabot ng 6 months yung training namin na yon. Kami pa yung nagbayad. Actually, 3 months lang talaga. Pero 6 months lahat-lahat bago ako naging staff nurse. Kasi may mga vacation, natapat ng holidays kasi bare months na yon. Nag-start ako ng training ng mga August yun eh. Tapos nag-graduate kami sa training ng January. Na-hire ako as staff nurse talaga March 1, 2015. St. Luke's naman, ang naging sahod ko as a staff nurse, yung pinakang basic pay namin is nasa 14,000. Pakita ko naman yung payslip ko. Ayan. 14,000. Tapos may benefits din. May SSS, pag-ibig, PhilHealth. Tapos may dental benefits. Tapos free ka naman sa hospitalization. May annual physical exam. Pagka meron ka na confined relatives, may 50% naman sila na coverage. Pag nanganak ka, may coverage din silang binibigay. So yun nga, yung pinakang basic pay namin nun is 14,000. Yung mga overtime nun, hindi pa bayad din ng time ko. Then after a year, nagkaroon ng proposal for nursing allowance. So nagkaroon kami ng non-taxable na nursing allowance. So parang pumapatak na siya na 20K per month. Pag may mga kasamang OT, umaabot ng 11,000 per cut-off yung sahod. Ngayon, sa pagkakaalam ko, mas lumaki na yung basic pay. And may allowance pa rin. Tapos, ang kinagandahan, yung OTs, pwede nang i-file. Nung time kasi namin,
hindi mo pwedeng i-file kahit na nursing related or duty related yung dahilan ng pag-extend mo or pag-stay mo dun sa nurse station. Kahit may mga pending ka pa na mga workloads, hindi mo pwedeng i-file. Pala sa period ko na nag-aantay ako na maging staff nurse from 2014 to 2015, nag-company nurse din ako. Meron akong isang agency nun na pinasahan, tapos binabato-bato nila ako sa iba-ibang company, iba-ibang clinic sa company. Halimbawa, magre-relieve ako kung yung regular na company nurse ay mag-go-off, like holiday, Christmas, New Year. Ang naging sahod ko dun, basta per day, tuwing magre-relieve ako per 8-hour shift, yung basic minimum wage nung time na yon, nung 2014, around ano yon, mga 450 to 480 per 8-hour shift, mga ganun yung range niya. Kapag isa-isa, dalawang araw lang naman yung pagre-relieve ko. After ko mag-staff nurse sa St. Luke's, nag-resign ako ng 2017. August 2017, na-hire ako as private duty nurse in a third-party agency. Pero naka-exclusive lang kami sa St. Luke's patients pa rin, St. Luke's BGC patients pa rin. Sa hospitals lang din kami nag-duty. Starting rate ko noon, ang dutyhan pala kapag private nurse or private duty skilled nurse in a hospital setting ay 12-hour shift na 6 a.m. to 6 p.m. or 6 p.m. to 6 a.m. For 12-hour shift, nag-start ako as entry level or level 1. May levelings kasi, level 1, 2, 3. Pag senior ka na, level 3 ka na. Yung level 1 ako, nag-start ako sa rate na 1.8 per 12-hour shift. So, parang 1.8 per day. Then, just recently, bago ako mag-resign itong 2021, last year, umabot yung rate ko ng 3,000 per 12-hour shift. 90k per month. Kasi may naging patients ako na halos per cut off one day off lang ako. So parang 28-29 days ka pumapasok. Ganon. Tapos may mga OT fee pa. Minsan nag-extend lang ako ng 1 hour o 2 hours. Magbibigay ng 2,000 for my overtime. Parang sobrang laki pa para dun sa daily rate. May mga ganon kasing patients kapag private nurse. Actually mga VIP patients kasi. So, ayun, yun yung range ng mga naging sahod ko sa iba't ibang work ko as a registered nurse during my nursing practice days. So, kung meron kayong questions or clarifications, please don't hesitate to comment down below. Kagaya ng lagi ko sinasabi, hindi ko man masagot agad, for sure, sasagutin ko pa rin naman kayo. I'll try my best na sagutin kayo isa-isa sa comments or sa mga DMs nyo sa mga social media accounts ko. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. Kung nagustuhan nyo and nakatulong sa inyo tong video na to, please like this video and share this to your friends. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!